Magandang tanghali! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong tanghali po ng September 24, 2023 na kung saan sa ngayon ay wala na pong anumang sama ng panahon dito sa loob ng ating area of responsibility. Tuluyan na po na nalusaw yung LPA na nasa silangang bahagi po ng ating bansa at nakalabas na rin yung LPA na nasa kanlurang bahagi po ng ating bansa. Pero posible po yan na maging bagyo sa susunod na mga araw. Pero palayo na po dito sa atin at hahatakin po nito ang habagat palayo po dito sa ating bansa gaya na inyong nakikita na kasalukuyan po ngayon na nakakaapekto dyan sa gitnang bahagi po ng ating bansa. Ang amihan po ay may mahinang daloy na dyan sa may extreme northern Luzon at posibleng next week ay official na po na ideklara ang amihan season gaya na inyong nakikita dito sa ating wind map ay lalakas na po ang daloy nito lalo na dito sa northern Luzon dyan po sa eastern part. At ito naman ang pinapakita ng forecast model na atin pong ginagamit hanggang sa susunod na dalawang linggo. At sa lagay po ng ating panahon, ngayong tanghali, dahil sa habagat ay maulap po ang kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan sa ilang bahagi po ng Central Luzon, ilang bahagi ng Southern Luzon, Kabisayaan, at sa ilang bahagi ng Northern Luzon at Caraga. At sa susunod po ng mga oras ay mas maraming lugar na sa ating bansa ang makakaranas po ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan. Kaya kung lalabas tayo sa ating mga tahanan ay ugaliin po natin lagi ang magdala ng kahit anong panangga natin sa init ng araw at protection na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. Sa atin naman pong mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na namang gale warning signals, pero iba yung pag-iingat lamang po kung papalaot tayo para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!